ang ating pong pagmumuni-muni sa salita ng Diyos na ating nadinig ayon kay Marcos Kapitulo 12. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at kay Caesar, kay Caesar. Wala pong bansa o bayan ang pwedeng maggobyerno kung wala pong buwis. Kaya noong pamampuy, nagsimula sa isang pamilya, tapos ay naging isang kasambahay isang naging tribo, at maraming tribo ay naging isang bansa. Pero lahat ay para tumakbo, para may pambayad sa security, mga pulis, army, sa pagtuturo, sa pangkabuhayan, ay talagang lahat po yan umiikot sa tinatawag nating buwis. Kaya noong araw pa man po ng panahon ni Moses, naroon na po yung tatlong tanda ng buwis para sa Diyos. Una po ay yung pong tungkod na Diyos lang ang inaasahan. Pangalawa po yung kanyang salita, 10 utos. At pangatlo po yung tinapay. Nang tinapay na ito na tinatawag na mana ay dapat nagbubuwis, nagbabahagi. Meron pong equal distribution ng biyaya ng Diyos. At kapag nawala ang Diyos, ibigay mo ang para sa Diyos at para kay Caesar. Hindi naman po lahat ng kolonyalista ay puro kasamaan. Ang mentality po ng mga colonizer o mga empire, dahil para matigil ang labanan. At sa bawat mga conquer nila, isa lang ang gobyerno para hindi na mag-away-away. Kaya lang, may mga abuso rin. Kaya nga po, anumang buwis ito, pag-gobyerno, kapag nawala ang Diyos doon, ang kalooban ng Diyos na sinusunod sa kalikasan, may batas ang kalikasan, na sinusunod ang aral ng mga nakatatanda, aral ng salita ng Diyos, ay talaga namang sa harapan ng kapangyarihan, pera o kapangyarihan sa ating bayan, yung kasikatan, yung tukso sa ating Panginoon, money, power, and glory, o sa guns, goons, gold, wala pong lakasang tao. Nahuhulog siya sa pansariling kailangan. Nakakalimutan ng bayan, nakakalimutan ng mga mahihirap. Yun nga po, kaya nananawagan ng Diyos, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. At para sa kay Caesar, gobyerno noon ay para kay Caesar. Kaya nga po, anuman po ang mga mithi ng tao, kapag nawala ang Diyos sa kanyang pang-araw-araw na buhay, pang-gobyerno, pansarili, pang-pamilya, yun po ang pinagmumulan ng kahirapan. Kaya nga, gumawa sila ng isang patibong para mahulog si Jesus, kanyang pinaliwanagan. Nahigit pa ang Diyos kay Caesar, anumang gobyerno. Nahigit pa ang kalooban ng Diyos, sapagkat iniisip ng Diyos, hindi lang yung buhay natin dito, kundi sa kabilang buhay. Kaya nga po, sa pagkatok ng Diyos sa ating puso, nadinig natin, dapat naroon ang puso, dapat naroon ang katarungan na sinasabi sa Salmo 112, dapat ay matibay ang kanyang kalooban. Sa ngalan ni Jesus, sa tulong ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen.